Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po, mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog, vlog, vlog! Hello, hello, mga ka-vloggers! Aww. Welcome po sa akin channel. Ang Ferdy's Vlog, mga ka-vloggers. Yan po ang channel natin, mga ka-vloggers, tungkol sa mga tutorials natin. Sa car aircon, minsan sa mga sasakyan, mga change oil, mga kung ano-ano po. Basta tungkol sa sasakyan, mga ka-vloggers. Ferdy's Vlog. Isa pa nga pala, mga ka-vloggers. Sana po, supportahan naman ninyo, mga ka-vloggers, yung isang channel ko pa, yung Ferdy's Travel Vlog. Tungkol naman po yung sa mga paglilibot natin. Gustong-gusto ko po kasi na nakikita ninyo yung mga iba't ibang lugar. So, kaya hiniwalay ko nga po, mga ka-vloggers. Siguro napansin ninyo. Hiniwalay ko yung tungkol sa tutorials na Ferdy's Vlog. Tsaka yung Ferdy's Travel Vlog. Tungkol sa mga lugar-lugar, palengke, sa mga views. Ganun po, mga ka-vloggers. Sana supportahan po ninyo, mga ka-vloggers. Sana yung mga subscriber po natin dito sa Ferdy's Vlog. Sana naman po mag-subscribe din kayo, mga ka-vloggers, dun sa travel vlog po natin para napapanood din po ninyo kung ano yung mga magagandang lugar. Hindi lang dito sa Olongga po. Sa iba't ibang lugar pa po yon. Pipilitin ko maibigay sa inyo at maipakita sa inyo ang the best naman tungkol sa pagta-travel. Salamat po ng marami in advance, mga ka-vloggers, ha. Napansin siguro ninyo, magpapasko na. Dito po ako sa bahay, mga ka-vloggers, eh. Pagpasok kasi ng November, inaayos na ni honey ko yan. Alam niyo naman po, eh, para sandali lang po kasi yung kapaskuhan, eh. So, sayang yung Christmas tree kung hindi nagagamit. Mas matagal yung nando siya sa tambakan. O, ngayon, mga ka-vloggers, ang topic po natin ngayon, mga ka-vloggers, tungkol na naman po tayo, siyempre, sa car aircon. Ganito po kasi, mga ka-vloggers, eh. Masyadong marami ng comments na pumasok sa akin at sinasagot ko naman po, sigurado, ababasa rin po ninyo, mga ka-vloggers, no? Na madalas, halos karamihan, pare-pareho lang po yung mga katanungan, eh. Iba-iba nga lang po yung tao. Pero kadalasan, yun at yun ang tanong. Ulitin ko lang ulit, eh. Tsatsagaan ko sagutin yun dahil siyempre, baka hindi pa nila nabasa yung mga naunang mga sinagot ko sa ibang comments, baka hindi sila nagbabasa. So, mga ka-vloggers, naisip ko, parang ano na rin po yan, gagawa ko ng isang video, ito na nga po, natungkol lang po to sa lahat ng mga kadalasang dahilan o causes ng problems ng aircon kung bakit nawawala ang lamig. So, ang topic natin, mga ka-vloggers, ano yung mga common causes o problems na dahilan kung bakit nawawala ang lamig, biglang nawala ang lamig, o bakit nagloloko po ang aircon. Nilista ko na nga, mga ka-vloggers, kasi minsan nalilimutan ko rin po, eh. So mas maganda gumawa ako ng listahan, no, ngayon lang po. Gusto ko lang pong ma-share sa inyo to. At sana, mga ka-vloggers, napaka-importante po nito. Lalo yung mga laging nakakaranas sa mga problems sa mga ano aircon nila na hindi nila alam kung ano nangyari. So, tutorial po ulit to, pero napakagandang ano, mga ka-vloggers. Hindi ko naman sasagutin, wala namang tanong akong sasagutin, eh. Ito, sasabihin ko lang po sa inyo lahat kung ano yung mga kadalasan na problema at kung ano po yung magandang solusyon. So, mga ka-vloggers, panoori po sana ninyo to. Mahalaga po to, mga ka-vloggers. Marami kayong matututunan na naman dito. Ayan, ha, Pasko na. Merry Christmas in advance, mga ka-vloggers. Oh, ito po. Ang ganda ng view natin, ha. Kakatuwa. Siguro gagawa ko maraming vlog. Nandito lang siya lagi sa Christmas tree na to. Dito ako pala lagi. Ako pala yun, hindi siya. Oh, ito na po. Simulan natin, mga ka-vloggers, ha. Common causes o dahilan kung bakit nawawala ang lamig ng aircon or yung biglang nawawala, biglang uminit or matagal nang mainit. Ganun po, mga ka-vloggers, ha.
Unang-una, number one, maaring mahina po ang compressor. Mga ka-vloggers, kung ang compressor po ninyo ay may kahinaan na, kumbaga na nagbo-blow-by na, yun ang tawag po na pangkaraniwan eh. Kung blow-by na po siya, talagang mawawala po yung lamig. Ngayon, paano naman masasabi na blow-by? Sana po mga ka-vloggers, panoorin ninyo yung video ko tungkol doon. Halos bagong, isa sa mga unang-unang video na ginawa ko po yun eh. Yung paano malalaman kung sira na ang compressor. Salamat din po pala sa lahat ng mga nanood na noon. Maabot na yata ng 40,000 yung mga nanood. Ngayon pa lang po yun ha. Ngayon nga po pala ay November 29, 2022 mga ka-vloggers. Kaya nga po magpapasko na eh. May ilang araw lang, December na po. So ito po. Yung mahinang compressor mga ka-vloggers. Kasi nagiging ano nga rin po kasi yung problema na minsan pag dumating kayo, nagpunta kayo sa isang shop, may mga problema ay may mga kaso na minsan hindi naman talaga mahina rin ang compressor. Yun ang diagnose ng ano. So para magkaroon po kayo ng idea, dahil kadalasa sa inyo, siyempre sa inyo yung sakay, wala naman kayo manifold gauge, panoorin po sana ninyo yung demo na ginawa ko doon kung paano nyo malalaman kung sira nga yung compressor. So pag nagpa-check po kayo, pag nakita naman ninyo mga ka-vloggers, halimbawa nilagyan ng gauge, no, nasa 100 o kulang-kulang 100, pagka ang compressor po ninyo mahina, mga ka-vloggers, hindi siya halos bababa doon. Halos ganun lang siya. Kailangan apakan nyo pa. Minsan kung talagang blow-by na o sirang-sira ng compressor, apakan nyo yung gas pedal, hindi pa rin gagalaw. Ngayon, yung isa naman po, na kung may bomba naman na tumatakip-takip pa yung flapper valve paminsan-minsan, kasi kadalasa po yung flapper valve ang problema kung ba't nagbo-blow-by. Liban na lang doon sa ibang gumasgas na o yung mga piston sa bore nila, yung mga natuyo na langis. Pero kadalasa, kung maraming langis yun pero bigla nagblow-by, yung flapper valve, kumbaga, nabiyak o naghiwalay na. So, minsan, pag nakagas kayo, open yung isang butas, wala pong compressor. Pag tumakip, gagalaw siya, bababa. Tapos minsan, hindi bababa. Kaya gagalaw-galaw po yung pinaka-arrow, yung pinaka-kamay po ng gauge. Ikwento ko na po paulit-ulit yun. Meron pa nga pong English nun eh. Ngayon po, kaya Tagalog naman ako ngayon. Baka sabi naman ng mga kababayan natin dyan, mga Pilipino eh, ba't nag-English ako? Sinusubok ko lang po yun para maintindihan naman ng mga sa ibang lugar, mga ka-vloggers, sa ibang bansa. O, ganun po. Ngayon, kung mahina yung compressor, kung talagang blow-by na po, anong gagawin? Eh, kung talagang wala na po, eh, papalitan na yung mga ka-vloggers. Pero, wag na wag po kayong magpapalit ng compressor na hindi nilinis yung system. Tandaan nyo po yan. Wag po kayong papayag. Marami rin comments akong ganun na nabasa. Nilinis po yung aircon ko, ay pinalitan ng compressor, pero hindi po nilinis. Wag kayong papayag ng ganun, mga ka-vloggers. Kasi once humina ang compressor, yung mga rebaba, mga aluminum particles, lahat na ng klase ng dumi, nasa system po yun, kasama ng prion, ng oil. Nandoon, pag inirelease yung prion, nandun po yun, nakistay doon sa dryer, nasa condenser, nandun sa buong linya, hanggang evaporator, maabot pa nga yun eh. So, pag nagpalit kayo ng compressor, bago compressor, second hand na maganda, tinuro ko rin po sa inyo, paano nyo malalaman kung maganda, kung halimbawa second hand po ilalagay ninyo, tingnan nyo kung malakas yung bomba, tatakpan po ninyo yung discharge, yung maliit na tubo, naka-open din yung suction. Kailangan, habang iniikot po ninyo yun, tumitigas na tumitigas, tapos stay nyo gano'n, nakatakip kamay nyo, pag inalist po ninyo yung daliri ninyo doon, gaganon pa rin yung malakas yung bomba. Hindi siya, kumbaga nagbabackfire, hindi lumalabas doon sa suction. Pag lumalabas sa suction, sira na po yung mga flapper valve noon, malambot na. Andaan po ninyo yung mga ka-vloggers ha. Isang number one na ano po yan. So, kung papalit din lang ng compressor, palinis nyo yung system. Baba po yung evaporator, tanggalin ng dryer, bombahin lahat. Wala pong ititira na hindi na bomba doon. Mahalaga po yun. Bago nyo ilagay yung bagong compressor. Kung bago, ikot-ikot po muna. Nasa vlog ko rin po yun. Siguro naman. Sana panoorin nyo po lahat mga ka-vloggers. At sana po, magsusubscribe po kayo mga ka-vloggers ha. Para naman po, kahit papano, eh,
matulungan din po sana yung channel natin. Marami na rin po subscribers. Salamat po ng maraming sa inyo. Pero sana, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe dito sa Perdis Vlog natin, subscribe na po mga ka-vlogger. Salamat po, ha. Tsaka yung travel vlog po, ha. Perdis Travel Vlog. Dalawa na po yung channel kasi natin mga ka-vloggers. Salamat po ng maraming ulit. Inuulit ko pa. So, pag mahina compressor, palitan na po sigurado na ano, palitin ha. Kung may second hand kukunin nyo, tingnan ninyo kung malakas. Kung brand new, sigurado malakas yon. Kaya lang, ipaikot ninyo paulit-ulit bago ikabit po yon. Tanggalin muna yung cap. Kung meron sila adapter doon, connect po ng hose para hindi tumatapon yung langis. Ganon, mga ka-vloggers ha. Sa akin naman kasi, minsan, kahit bago yung langis nun, ang ginagawa ko po minsan, dinedrain ko munang ganun lahat, tapos iniikot namin para walang umaano. Tapos minsan, pinapalitan ko na kagad nung M-Karate kahit ano pa yung langis nun, kahit bagong-bago, nilalagay ko yung original na yung gusto ko po, yung sa akin ha, para sa akin po, nasa kanya-kanyang choice naman po natin yun. Basta ako yung M-Karate na US synthetic oil, yun po yung nilalagay ko. Pinapalit ko yun. Mula kasi nung ginawa ko yun, wala nang nangyaring problema sa ganun po eh. So, yun lang po. Ang sagot, pag mahina ang compressor, siyempre, mawawala ang lamig. Pagka inaapakan nyo, minsan, doon lang may lamig. Pag naka-idle, wala nang lamig, eh, blow by na po siya minsan sa ganun. Makikita po lahat yun sa gauge, mga ka-vloggers. Ha? O, number two, mga ka-vloggers. Dami po to. Maaring marumi na po ang evaporator. Yun, isa pa talaga po yan. Kung ang evaporator ninyo, mga ka-vloggers, matagal nang hindi napapa-cleaning, eh natural, mawawala-wala po yung lamig nun. Alam nyo bakit? Nagyayelo na po yung evaporator, napupuno ng ice. Halimbawa, evaporator yan. Tapos hindi makadaan yung hangin, magyayelo na po to dahil hindi siya nahanginan. So, ang mangyayari, masasaraduan, hindi na makadaan yung hangin, umiinit na po siya. Nagpo-prosen, sabi nga. Freezing, ang patawag doon. Frozen o freezing. Pero hindi, mga ka-vloggers, nagyayelo. So, madaling salita. Nagyayelo evaporator nyo. So, mawawala talaga lamig. Kahit nga hangin, mawawala eh. Yun po, mga ka-vloggers ha. Kailangan ipa-cleaning ninyo. At pag nagpa-cleaning po kayo, inuulit ko po to, paulit-ulit ko po sinasabi mga ka-vloggers, pagka halimbawa inalis nila yung Freon nung gumagawa, huwag nyo po ipapabalik. Ang ipapalagay po lagi ninyo yung bagong Freon. Kasi mga ka-vloggers, magbabayad din lang kayo, di ba? Babayaran ninyo yung pagkakarga. So, maging mapagmasid po kayo. Mamaya, yung tanking yun, nakita nyo hinigop yun sa inyo, tapos nakita nyo, kinabit din doon sa isang sasakyan, o ano. Tapos makita nyo na naman, yun ang binabalik. Oops, bawal. Kailangan bagong free yun. Tsaka hanggat maaari, mapagmasid. Minsan, wala namang masama na buhatin nyo yung free yun na yun. Tsaka tingnan nyo kung talagang bago. Kung talagang bago nga, kadalasan nasa kahon pa eh. Ako, ganun po eh. Hindi namin inaalis sa box niya eh. Ganun po. Yun, payo lang po sa ating mga ka-vloggers dyan ha. Wag na wag ninyo ipapabalik yung free yun na hinigop sa inyo. Mamaya, nasabay pa doon sa ibang may stock up na compressor o madumi, nangingitim yung linya. Hinigop lahat, nasa tanke, hindi nyo maalam kung ano yung tsura ng loob ng tanke, tapos kakarga sa inyo. At susunod, high pressure yung sasakyan nyo, pumasok ang moisture, nagbabara, masisira compressor. Marami pong dahilan mga ka-vloggers. So, laging bago ang ipapalagay ninyo. Tandaan po ninyo yan. Kahit na kailan, kahit halimbawa, nangyari mga ka-vloggers na hindi nila mapalamig, siyempre alisin nila. Pero huwag nyo ipapabalik yung inalis ulit na yun. Hindi nyo naman kasalanan kung bakit hindi mapalamig. So, ay papalagay po lagi ninyo, brand new ng brand new ng brand new. Huwag po dahil galing sa sasakyan ninyo, nilagay man doon sa tangke. Yung tangke naman, kung saan-saan na kung ano-ano sasakyan na hinigop nun. So, madumi na rin po yun. Kahit nang galing ba sa inyo yun, hindi lang mapalamig, huwag. Kailangan bago ulit ay palagay po ninyo sa inyo. Ganun po talaga yun. Yun talaga yung patakaran doon mga ka-vloggers. Laging bago. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. Kinalas ulit. Hindi napalamig. Alisin ulit po yun. Pero huwag nyo ipapabalik yung inalis na yun. Kailangan brand new po ulit. Hindi nyo naman kasalanan yun mga ka-vloggers kung bakit hindi nila mapalamig. O, ganun po yan ha. Payo lang po. Maging mapagmasid mga ka-vloggers ha. Okay. Palinis nyo po evaporator. Number one yun ha.
Kung marumi talagang hindi lalamig, lagi magyayelo. Okay po. Kailangan alaga po ninyo ang sasakyan ninyo sa cleaning. Yung mga sasakyan nga na UV, mga araw-araw gamit sa pambiyahe, panghanap buhay. Minsan, 6 months lang ang dumi na po nun dahil sa dami ng labas-masok na tao. So, kung personal naman po yung sasakyan, minsan 2 taon, malinis pa nga. Depende na po sa paggamit ninyo. Basta alagaan po ninyo. Tsaka yung langis, kung maraming langis nung nirelease nila, minsan okay lang po na hindi magdagdag. Pero kung nire-release yung ano, halimbawa patingnan nyo hanggang sa pito pa lang, makita na ninyo kung malangis eh. O kung wala, paniguro kahit 20 ml o 30 ml na langis na synthetic o ano, yung mga kulay puti po na pang 134 ha, palagyan po sana ninyo mga ka-vloggers. Payo lang po lahat to. Mga ka-vloggers, payo lang po to. At hindi, ano, gusto ko lang po matulungan kayong lahat para alam ninyo yung gagawin nyo. Dahil karamihan po sa mga ka-vlogger natin o subscriber ko na nanonood, siyempre, wala kayong alam sa aircon. Kaya nga, laging nagtatanong sa akin kung anong gagawin o ano. At sana rin naman po sa mga ka-vlogger natin dyan na nanonood ng mga vlogs ko, yung mga technician, bigay din po yung karapat-dapat na serbisyo sa kanila. Yun lang naman po. Alam ko naman, ginagawa naman ninyo rin ang magagawa ninyo para mapabuti po yung trabaho natin. Di ba? O, sige po mga ka-vloggers. Number 3. Kulang sa prion. Maaari nga namang may leak. Epixion leak. Opo, talto yun. Kung kulang po sa prion, mga ka-vloggers, natural, hilaw yung lamig. Hindi marireach po ng thermostat yung setting niya, lalo yung mga module na walang adjustment. Hindi niya marireach yung lamig niya, yung setting na yun. So, mawawala yung lamig. Kadalasan nagyayelo rin po evaporator. So kung marumi, nagyayelo. Kung kulang sa prion, kadalasan nagyayelo din po evaporator. So, tsaka hilaw ang lamig. Habang tumatakbo, habang naka-minor, may lamig. Pag tumakbo na, nawawala. Kasi nga po, isa pa nga pala sa gusto ko sabihin sa inyo mga ka-vloggers. Pag nagpapakarga kayong prion, maging mapagmasid din po kayo. Lagi ko sinasabi yung kailangan. Habang kinakargahan po yung sasakyan ninyo, nakataas yung RPM, mga 2,000 RPM, steady. Tapos yung prion, para ganun-ganun, tinataob para pumapasok po yung liquid tsaka yung hangin, tutulak siya yung pressure niya. Pero wag yung lagi nakatayo lang kasi puro pressure lang po yun. Yung tanke nila, may iwan po doon yung liquid na lang na sobrang, nagpapalamig po doon yung liquid mga ka-vloggers ha. So yun po, hindi yung pressure, talagang yung liquid, yun ang malamig po. So, pag nagpapakarga kayo, para mapuno po yung sakyan ninyo, kailangan naka-high RPM, tapos pinapasok-pasok po yung liquid. Tandaan po ninyo yun, mga ka-vloggers, mahalaga po yun. Kasi marami ako nakikita na kinakargahan, naka-minor, tapos nakatayo yung tanke. Ang mangyayari po sa inyo doon, pagka tumakbo na kayo, sinet nila ng idle, siyempre pag tumakbo kayo, naka-apak na kayo, hindi kayo naka-idle, alam nga naman may tumakbo na naka-idle, siyempre hindi tatakbo yung sakyan nyo. So, pag-cambio nyo pa lang, gas na kayo eh. So, mawawala ang lamig kasi kulang po yung prio na nailagay sa inyo. Dahil meron nga po mga pangyayari kasi na ganun, mangyayari nga, misa tinitipid po yung karga dahil ang mahal ng prio ngayon. So, hindi nila masingil ng tama, mabawi yung halaga ng prio na puhunan. Ginagawa po yun. Pero huwag naman po sanang ganun mga ka-vloggers, mga technician dyan. Ibigay po talaga natin yung nararapat. Babayaran naman po nila yun. Basta ang gusto nila malamig. Ganon din po yung babalik din sa inyo. Gusto nyo bang may back jump pa, diba, mga ka-vloggers. So, kailangan naka-high RPM. Tapos, tinataob-taob po. Titingnan nyo yung sight glass. Kailangan mag-slight bubble po. Or kung walang sight glass, kapain po ninyo yung tubo ng suction. Una, wala pang lamig yun. Hanggang sa papasok po na siya na malamig na. Ganon po. At tandaan din ninyo, isa pang nakakawala ng lamig, yung sobra sa prion. Halimbawa, dumating na kayo sa stage na tama na yung prion, kinargahan pa ng kinargahan, so ano mangyayari? Mawawala na po yung lamig nun. Hindi na maka-expand yung prion sa loob. Mawawala yung lamig na once binawasan uli, makita nyo, babalik sa lamig na naman. Masama po sa aircon ang kulang, masama din po yung sobra. Pag-high pressure pa yun, mamaya, sa may compressor, meron
tutong, nagre-release yung check valve, or mamaya pumutok ang pressure switch, o papatay-patayin ang pressure switch, yung compressor, mawawala din po yung lamig kasi nga high pressure na eh. So, naintindihan po ninyo mga ka-vloggers. Payo lang po lahat to, kumbaga, para matulungan ko po kayong lahat na mga ka-vlogger natin dyan. O, ito. Mababa ang RPM. Opo. Kung hindi gumagana ang idle up ninyo, ganito mga ka-vloggers, no? Kung ang idle up hindi nagtatrabaho, so mababa po yung RPM nyo. Pag naka-minor kayo, mawawala yung lamig. Misang dadrop siya mga 500. Lalo kung dual aircon mga ka-vloggers, talaga mawawala po yung lamig. So ang kailangan sa dual aircon, hanggat maaari 800 o hanggang 1000 ng ano, depende sa lakas ng compressor din eh. Kung malakas ang compressor, mga 800 RPM, malakas yun. Pero may medyo pablobay na, mga 1000 RPM para bumubomba. Kasi po, lalo ang dual aircon, pagka tumatakbo, okay, dahil mataas ang RPM. Pero pag nag-minor, parang yung preon hindi niya mapa-circulate sa laki ng system. Tapos yung compressor medyo mahina na, mababa pa RPM. Hindi niya mapaikot na, nawawala na po lamig noon. Inaapakan ninyo konti, lalamig. So, madaling salita. Sa madaling salita, mga ka-vloggers, kailangan tumaas yung RPM. Tingnan nyo yung idle up. Mamaya, hindi humahatak. Mamaya, sira na yung hose. O mamaya, walang kuryente doon sa idle up. So, hindi siya magpa-function. So, mahalaga po yung idle up doon, mga ka-vloggers. Yung RPM, kailangan umaangat siya. Once nag-aircon kayo, tataas po siya. Pag nagpatay ng aircon, bababa po siya ulit. Ganon yun, mga ka-vloggers, ha? Sa minor po yun. Ganon. Sa naka-apak kasi, pag tumatakbo, din nyo mamararamdaman po yun eh. So, yung RPM na yun tungkol sa mga naka-traffic. Ganon po. So, ito po. Susunod. Yun nga, nag-high pressure. Oh, pinapatay doon ng pressure switch, sabi ko nga dito. Baka, isa pong, ano po ang mga dahilan pag high pressure? Minsan, mga ka-vloggers, kasi pag nag-high pressure, no, magtatrabaho yung pressure switch nyo. Pipitikin niya yung ano para ma-disconnect yung continuity sa kanya, mawawala ng kuryente yung compressor nyo, hihinto. So, ano po mangyayari? Mawawala yung lamig. Minsan, 10-15 minutes, wala pa rin lamig. Hanggat hindi na lamigan yung condenser. So, pag tumakbo na, nahangin na siya, minsan mag-on siya. Tapos, papatay na naman, matagal na naman po. Akala ninyo, malamig yung aircon, nag-automatic thermostat. Hindi po. High pressure po yan. Ano po ba yung mga dahilan nun? Isa sa mga dahilan, at madalas, kung auxiliary pan, baka may huminto kayong auxiliary pan, mga ka-vloggers. So, lalo yung mga dual aircon na may mga fan sa ilalim, baka huminto dahil nabaha, lalo nung nakakaraan, tagulan. Pag hinto po nun, mag-high pressure na kasi kadalasan yung bomba ng compressor doon muna pupunta sa ilalim para lumamig sana muna yung preon bago pumunta doon sa may bandang radiator. Yon, isang cause na po yun ng high pressure. Isa pa po, baka yung clutch pan ninyo mabagal na umikot, kulang na ng silicone oil para sa mga rear wheel drive, yung may mga differential na sasakyan dyan. Mamaya, freewheeling na lang siya, hindi na talaga, hindi na gumaganon. Mabagal po. Mag-high pressure din po yon. Isa pa, kung sarado na po yung mga condenser nyo, puno ng mga kulisap, yung mga lamok, yung mga kung ano-ano po, dahon, yun, hindi na po makakadaan yung hangin, nag-high pressure din po yun. Kailangan palinis ninyo. Hanggat mari, pababa muna. Tinuro ko na po yun eh. I-brush muna sanang pababa, huwag kagad pa ganun. Baka lalo pumasok po yung mga dumi. Papasok lalo sa pins. At huwag nyo pabayaan na i-high pressure ninyo na matutupi yung mga fins. Mag-high pressure na rin po yun. Diba? Yung pang high pressure washer, huwag nyo pabayaan na patutupiin yung mga bawat fins nun. Sasarado po yun. Mag-high pressure talaga aircon nyo. Isa na rin po yun, mga ka-vloggers, na maiwasan sana yung mga ganong mga bagay tungkol po sa high pressure. At isa pang cost ng high pressure, yung preon. Pag ang system ninyo, liban doon sa nasobrahan ng karga, kinargahan kayo halimbawa ng recovered na preon, automatic high pressure po aircon nyo. Tandaan po ninyo mga ka-vloggers, kaya kailangan mapagmasid kayo. Kung ang preon ay kinarga sa inyo, recovered, bakit po ganon? Kasi kadalasan nandun na po yung mga moisture, mga tubig na nanggali sa mga kusansaan,
nahigop na po, yun nga yung trabaho sana ng filter dryer, patuyuin niya yung moisture doon sa loob niya. Pero hinihigop nga yung mga system, yung compressor na ginagamit nila, yung mga pump na gano'n, mamaya wala mga filter na katulad ginagawa namin pang separator ng langis, ng tubig, gano'n po. Eh mag-high pressure pag pinasok sa inyo yung recovered na Freon. Kaya paulit-ulit ko sinasabi, huwag po kayong magpapakarga ng recovered, maging mapagmasid po kayo doon. Kailangan tingnan nyo lagi kung bago po yung Freon, mga ka-vloggers. Kasi pag nilagyan kayo ng recovered, mahirap na po alisin sa system nyo yung duming pumasok doon. Pwedeng sirain yung compressor nyo kung may ribaba ng bakal-bakal na galing sa nag-stack up na ano, nahigop nila. Papasok po sa system nyo, pwedeng masira ang compressor nyo. Ngayon, maaaring magbara dryer nyo dahil marami nga po yung Freon eh. So, mag-high pressure po yun. Ang hirap ng alisin doon, mga ka-vloggers. So, hanggat may iwasan, pilitin yung huwag kayo kakarga ng recovered na Freon. Number one po yun, mga ka-vloggers. Maging mapagmasid po sana kayo. Lagi ko sinasabi po yun. Oh, kasunod. Ito, normal to. Yung mga tint. Oh, baka tumatagos nga naman yung init. Natural, isa rin po yun. Kung nakita niyo naman si Rebo, di ba nakarampi na tint ko yung harapan kasi tumatagos talaga yun. Pag tumatagos yung init po, lalo sa windshield, umiinit po yung dashboard natin. So, andun yung evaporator, nahihigop niya yung init. Tulo ng tulo yung tubig nun. Kasi nga, hinihigop, mainit. Tapos, mainit din ang lalabas sa inyo. Ang tagal niya bago mapalamig yun. Kadalasan yung mga tint, kung meron kayong ano po, yung dust shield, yung kukover sa dashboard para malesen yung init nun, para hindi ganun kainit. Or, kung kaya naman po yung mapalagyan ng tint na medyo ano, kahit hindi super dark, basta yung mga tama lang na hindi kayo nahihirapan sa pagdadrive, malaking bagay po yung tint. Kahit sa mga gilid, pag tumatagos yung init, tatalunin yung aircon ninyo. Dahil, siyempre, ang init ng araw na po ngayon. Iba na yung panahon natin ngayon. Diba? So, isa rin po talaga yung tint, napakahalaga. Kaya yung mga taga-Olonga po dyan, doon sa kaibigan ko, kay June Tinted, sa 26th Street, may vlog po ako doon. Oh, shout out sa'yo, kaibigan June. Oh, ngayon, ito na naman po. Mataas yung setting ng thermostat. Totoo po yun, isa pa yun. Kung ang thermostat ninyo, yung may pinipihit, o yung ginaganon, mga ka-vloggers, si Rebo, pa-slide yun eh. Yung iba naman, pa ganon. Basta yung walang red, ha? Tanda po ninyo, pagka yung merong red yung bilog, dito banda ay blue, dito red, heater yun, huwag nyo gagalawin yun. Sarado nyo lang po sa dulo ng blue yun. Ngayon, yun naman pong puro blue lang, na parang may guhit-guhit na ganon, paikot. Huwag nyo isasagad kasi once sinagad ninyo, walang iniwan sa rep na inilagay nyo sa number 5 o maximum. Hindi na po mamamatay yung compressor nyo. Ganon din po sa car aircon. Pag tinaas yung todo, ayaw na magpahinga nun. Magyayelo na po yung evaporator nyo. Ang mahalaga sa aircon, nagpapahinga po siya. Nag-automatic. Dahil once nag-automatic, no, ibaba nyo lang po siya siguro kung mga media o depende sa ano, iba-iba kasi po setting ng thermostat eh. Merong mga media, okay na okay yun. Yung iba naman, 3/4. Yung iba nga, halos papuntang 1/4. Banda rin lang ng konti. Bumaba lang ng konti sa media, maganda rin po yung lamig sa kanila. Kasi mga ka-vloggers, pag hindi namatay, magyayelo yung evaporator ninyo. So pag nagyelo evaporator, ganun din. Mawawala yung lamig kahit sabihin bang malinis yung evaporator bago linis yung taas sa setting nyo. Hindi siya mamamatay yung compressor, andar lang na andar. Magyayelo pa rin po siya nun. Tapos naka-maximum ang hangin nyo, ataas din ang thermostat, wala na, patay na. Mawawala po yung lamig nun. Kailangan ng... Ang malamig na aircon nga pala mga ka-vloggers, kung ang hangin ninyo, hindi nyo makailangan yung bagyo yung hangin. Kung ang hangin ninyo, mga sa akin, lagi lang ako number 2, kung talaga sobra init, mga 3. Pero, tandaan po ninyo, ang malamig na aircon, yung mahina yung hangin, tapos medyo mababa rin yung thermostat. Kasi once nagpahinga, nag-defrost siyang konti, pag on nun, malamig na malamig po yun. So, sobrang lamig, mamamatay uli. Habang nagpapahinga compressor ng gano'n ang paano nila, patay sindi, sobrang lamig po nun, mga ka-vloggers. Kesa sa itataas nyo ng todo thermostat, hindi na siya nagpapahinga, mawawala po lamig nun. So, okay po tayo dun, ha? Tignan po ninyo yung mga thermostat, ha? So, ngayon naman,
Maaaring bukas daw yung ano, recycle o yung mga cable, yung press recycle. Tama rin po 'yon, mga ka-vloggers. Nakakatuwa nga, naisip ko to kanina pagkaligo ko bago ko gawin tong vlog eh. Kasi minsan mga ka-vloggers, kaya ano, tagal ko nag-iisip habang ano, minsan din ako nakakatulog eh, kaya nagagalak na si Honey ko eh. Nakahiga akong gano'n, pag may naisip ako, isusulat ko yun dahil para sa inyo po lahat itong mga ka-vloggers. Kaya kung minsan nakikita ninyo yung mata ko parang bilasa na kasi kulang po sa tulog. Minsan nga nagagalit na yung mga anak ko eh. Papa, magpahinga ka naman po. Para daw sa kalusugan. Eh kaya lang, nangyari nga po yun na ano, mga ka-vloggers. Gusto ko lagi isi-share sa inyo yung mga bagay-bagay para siyempre malaman ninyo. Eh, siyempre, pagmamahal ko po sa inyo, kahit gaano kahirap. Napupuyat ako, napapagod. Ako rin po kasi nag-e-edit, mga ka-vloggers. Eh. So, para po sa inyo lahat ng pinaghihirapan ko ito, mga ka-vloggers. Ha? So, tignan po ninyo, yung mga pintuan o yung mga vent do sa, ano, baka mamaya, okay nga, naka-recycle dito. Yung araw po na ganon. Hindi, wag po do sa parang galing sa labas, ha. Kailangan yung recycle na parang letter C. Pero tingnan po rin ninyo, mamaya doon sa loob, sa may dashboard, hindi pala naikabit yung cable. Nagpalinis kayo, hindi naikabit. Kahit anong gawin nyo doon, yung pala doon naka-open po yung galing sa labas. So ang hinihigo po na evaporator ninyo, yung galing sa labas na pag may mga mausok na natambutso, nahihigop ninyo, nakikita nyo, umuusok yung sakay nyo. O yung lalo yung minsan, matapat kayo sa truck ng basura, pasok po sa inyo yun. So, mahalaga po yun. Minsan naman, may mga nag-i-stack up o naglolo ko na yung pinaka-vacuum nung ano nila, actuator tungkol dun. Kahit nakakabit yung mga hose type, mga vacuum, hindi na magtatrabaho. Kaya mahalaga din po yun. Isa pa rin pala, yung heater. Yung nakakaraang mga inaan sa akin nung ka-vlogger. Ang haba nung discussion namin dun dahil ang lamig daw nung tubo sa labas, pero doon sa loob, bakit daw ganun? Napakainit doon sa loob. Kasi yung heater po nun, na nandito sa may driver side, nagloko na siguro, naka-open na lang yung heater. So, ang pumapasok sa inyo, heater na. Kaya tinuturo ko sa kanya na hanapin niya doon, disconnect muna, galawin niya yung pinto doon. Baka, pag naisara niya, makita niya lalamig yun. Pag umopen yung heater, o nagmix sa labas ng evaporator yung hangin, mainit po doon sa loob. Maging mapagmasid kayo doon. Kaya tinuturo ko po mga ka-vloggers, kadalas, alam na ng mga technician yon, pero sa mga kaibigan natin dyan, paramisan, alam na ninyo, may idea po kayo, no? Ngayon, basta yung cable, kailangan nakasarado yung sa bandang taas, yung sa pinto. Kailangan na hinihigop ng blower, yung sa loob lang po, yung parang may grill. Mahalaga po yun, mga ka-vloggers. Napakalaking halaga po nun. Kung gusto nyo malamig ang aircon nyo, no? Yung recycle po. Sige po. Ngayon, isa pa to. No, sobra sa oil. Isa rin po 'yon, mga ka-vloggers, magbabara talaga 'yung dryer nyo. Kung nasobrahan, meron kasi akong mga naririnig minsan sa mga customer, kinargan daw ng isang parang sa gym na ganun, ng langis, ginawang parang ano, compressor ng mga ano, rep o compressor ng window type. Magbabara po 'yon, sobra-sobra. Konti lang ang kailangan ng compressor. Ang aircon po kasi the more na hindi sobra-sobra ang langis, yung tama lang, malamig po yun. Pero pag sumobra, magbabara po yung dryer ninyo. Mawawala po yung lamig. Lalamig yung hotline. Lagi ko po sinasabi. Pag lumamig na po yun, wala na. Magbabacuum na po doon sa manifold gauge, yung suction, makikita ninyo. Hindi na lalamig. Ganun po yun. Pagbarado na sa sobrang dami po ng langis, nakakabara po talaga yun. Mawawala ang lamig ninyo, ng aircon ninyo, mga ka-vloggers. Kailangan, alalay lang po pag nilagyan lang. Huwag niyo papalagyan. Maraming lang yung aircon nyo. Lalo na ang 134. Puro 134 na po ngayon eh. Wala na pong inilalagay na kulay dilaw na parang kulay mantika. Yung kala nyo, cooking oil, hindi ganon. Kailangan yung white, yung transparent, parang water. Kala nyo, ganon na ang kulay ng mga langis ng 134A. Hindi yung kulay dilaw. Tandaan nyo po, hindi mga sunisun na dilaw na malapot. Hindi po ganon. Puti ang langis po ng 134A. Ah, mga ka-vloggers, ah. Sa mga aircon, ha. Ah. Okay, ng kotse. Oh, next. Totoo rin to, maduming cabin filter. Oh, minsan, pagka ano, hindi nyo namamalayan, original pa pala yung cabin filter. Ando po sa may blower yon, doon sa lugar ng mga recycle cable doon. Kadalasan, ang mga uso sa mga modelo sa akin ngayon, may filter na po naka-insert doon.
Ando sa vlog ko po yun, panoorin po ninyo yung sa Montero ng biyanan ko, yung nilinis ko. Wala siyang cabin filter. So nilagyan ko po siya mga ka-vloggers para ngayon, yun lang po ang lilinisin namin. Hindi namin laging alisin yung evaporator. Panoorin niyo po yung vlog din doon. Sana mga ka-vloggers, panoorin niyo po lahat yung vlog ko. Matututunan po ninyo lahat yung tukol sa air conditioning. Para minsan eh, baka marunong pa kayo sa akin. Oh, next. So, kung madumi po yung cabin filter, talagang palitan nyo na po ng bago kung meron din lang kayo makukuha. Kasi kung lilinisin nyo yun, minsan magugulat kayo, lalong humina yung hangin. Kasi magkakalasog-lasog, para bang maghihimulmul. Babara na po yun. Mas maganda, palitan nyo ng bago. Kung kaya nyo ba na every year, palitan nyo, di mas maganda. Para hindi na nakakakuha yung evaporator ng dumi, lagi sa malinis. Di ba? O, next po. O, ito, yung sinabi ko nga kanina, maduming condenser. Siyempre, kung maduming condenser, mag-high pressure nga, mawawala yung lamig, kailangan linisin po. O, nasabi ko na yun. O, isa pa pala to, mga ka-vloggers. Baka maluwag yung fan belt. O, isa pa rin po yun. Pagka maluwag ang fan belt, kumbaga, naiiwanan yung compressor sa pag-andar ng makina, mawawala ang lamig, umihinto-hinto lang siyang ganun. Misa tumutunog pa nga yun. Marabang, ganun, may ingay. Mawawala po yung lamig. So, meron po akong vlog tungkol doon, yung fan belt. So, pagka gumagasgas na po siya doon sa loob ng pulley, palitan nyo na po yon. Palitin na talaga siya. Kailangan na, doon lang siya, oh, sa ibabaw, nagpantay na pantay sa pulley. Huwag siyang liliit ng todo. Wala na po. E, palitan nyo na yun, mga ka-vloggers. Pag nag-i-slide na gano'n, tignan ninyo. Kung pag in-adjust ninyo, bumigpit pa, eh, tignan nyo, obserbahan nyo. Pero kadalasan, kung luma na, palitan na po ninyo para wala kayong problema sa biyahe, mga ka-vloggers, ha? Ngayon, isa pa rin to, malayo yung gap ng clutch doon sa hub tsaka yung pulley. Pagka minsan malayo na po yung gap nun, mga ka-vloggers, may mga nakikita nga ako dyan, parang 1/8 na yung layo eh. Malakas lang minsan ang coil, kaya kumakapit pa. Pero pagka dumating yung time na hindi na kayang i-magnet nung magnetic coil yung hub para idikit niya doon sa pulley na umiikot yung kasama sa belt, nawawala yung lamig. So, kailangan po doon, bawasan ng washer yung harapan ng compressor, alisin yung hub, binabawasan ng washer. Pagbalik po noon, eh, halos ang clearance, eh, kung kaya ng mga 1/32, alam nyo naman yung 1/8, 1/16, yung sobrang halos dikit, pero wag tumutunog, ha? Wag yung kik-kik-kik, wag ganun, dahil dikit po yun, nag-spark yun. Kailangan eh, halos wag lang dumikit. Malaking bagay po yun, kasi gagasgas pa ulit yun, mag-uubos na naman yun. So, titingnan din po ninyo yun. Misan, pag tines light, may kuryente naman ng compressor, pero ayaw dumikit, malayo na po yung gap doon, mga ka-vloggers, ha? Oh, next. Yun nga, maaaring mabagal yung clutch pan. Ito yun, sinabi ko na rin po kanina yun. Kung yung clutch pan ninyo, nakapatay makina, subukan yung ikot. Pag inikot ninyo, nagpipre-wheeling, mabilis yung ikot. Yung mga, para sa mga rear-wheel drive to, ha? Yung makina, nakaharap sa ganyan, papunta sa harapan, hindi nakabalagbag, hindi front wheel drive. Pag inikot ninyo yung mga clutch pan no, na nagpipre-wheeling, mga ka-vloggers, eh masama na po yon. Kahit anong bilis ninyo, naiiwanan lang siyang ganun, mabagal. Kailangan pag naapakan, gumaganon po sa lakas yung hangin, maganda po yon. Anong gagawin po? Pabuksan ninyo, patanggal po siya roon, doon sa may kabitan ng water pump doon, tapos pabuksan ninyo yon, lagyan ng silicone oil. Kadalasan, mga 6-8 silicone oil, kasi maliliit lang po yun. Palagyan ninyo. Tapos, pacheck nyo mabuti yung o-ring, kasi para wag nang lalabas yung inilagay na silicone oil. Linisin maigi. Kasi minsan, mga ka-vloggers yun, pag binuksan na, expanded yung o-ring. Pilitin na maisaradong maganda. Malagkit naman yung ano eh. Hindi na sa alis doon. Malagkit yung silicone oil eh. So, pag sarado, make it sure na ano, pit na pit po, tas ilak nyo para wag masayang yung nilagay na silicone oil. Mahalaga po yon, mga ka-vloggers. Pag nakita ninyong pre-wheeling, patanggal na po ninyo, no? Kailangan matigas po yun. Pag inikot na ganun, yung rebo, nakita nyo, dinemo ko na po sa inyo, matigas yun. Kaya maganda po yon. So,
Last! Last na itong sinulat ko kanina. Wala na mga ka-vloggers, ha? Oh. Baradong filter dryer. Totoo po yun. Kung barado filter dryer ninyo, mawawala talaga lamig. Kasi nga, nagbabara sa langis, nagbabara sa dumi. So, pagka nagbara yun, lalamig yung hotline, wala na. Tapos yung suction, mainit na, nagkabaligtad. So, mawawala po talaga yung lamig, mga ka-vloggers. So, mahalaga na ang dryer, pag hinawakan ninyo, medyo mainit siya. Pero pag ang dryer, hinawakan ninyo, malamig na nagmo-moist, barado po yun. So, hanggat maaari, palitan ninyo, o bago palitan, pa-revolution, ilabas muna yung mga sobrang oil doon, para pagkabit po ng dryer, eh, huwag ka agad makakuha ng dumi, mga ka-vloggers. Ha? Sa isa na po, may maandar eh, yung sasakyan ng kumpare ko. Pare, pare boy. Tapusin ko na yung video ko. O, sandali. Mga ka-vloggers, paano po? Malapit na magpasko. Sana mga ka-vloggers, marami kayong natutunan sa vlog natin na to. Eto na naman po mga ka-vloggers, ang pinakabagong-bagong-bagong edition ng aking vlog, vlog, vlog! Paalam mga ka-vloggers. Advance, Merry Christmas po. Love you. Love you all. Salamat po.